Eh mga bro, konti lang yung ating huli ngayon. Ayun. Si Kagawad, good morning. Good morning. Medyo mahina yata huli natin ngayon. Tayo pinagpala ngayon. At pinagpala pa rin. Pinagpala pa rin, blessing pa rin yan. Isasali natin mga bro. Ayun. Magpipishing tayo ngayon mga bro. Mamimiwas naman tayo. Hindi tayo nakakapamiwas eh. Alright, kiluhin natin. Ayun, ang huli natin mga bro. 2 kilo. Ayungin. So ngayon ay babalutin natin yan at maglalako. Tol, sino ba maglalako ngayon? Nanay. So papakitahan po kayo ni Kagawad ng mabilis na pagbabalot. So meron dito mga bro na mga ano eh. Mga biya. Ayan. Ano ba yung biya? Isasama na. Tanggalin. Tsaka may bangus. Ayan na. Kapakitaan bro, may bangus. Ng isang takalan ay 1/4 agad. Eh, sukat na sukat ba? Sige. One fourth baka agad yan. Abo. Sobra lang ng kunting-kunti. Bawasan mo na 3 piraso. Okay, 1/4. So mga bro, ganito po, 25 pesos po ang benta natin. Ayan. 25 pesos. So pwedeng-pwede na, di po. Ulam na yan. Pag sinabawan nyo yan, marami na rin yan. O hindi yung gawin nyo, bumili kayo ng 2 balot para madami talaga. So tol, 1 balot ulit na maganda-ganda. Ang ganda ko rin yung biya. Sayang natin, ulam to. Marami rin biya eh. Mas may bangus ito. Dama ka sa aming bangus eh. Meron pa si Milya ng bangus mga bro, eto. Ayan, si Milya ng bangus. Mukhang ayungin lang po siya pero bangus po yan. Marami pa yan, ayan. 5 yata yung bilang ko ngayon eh. Santakal ulit na 1/4. Santakal, baka sabi na i-chamba lang ngayon. Di kulang na yun. Kulang ay santag, teka na natawag. Walang jiga mo bro. Para sinukat. Sukat na sukat din. Yan po 25 pesos. Mura na yan. 25 pesos. Bali 8 balot lang ang ating ilalako ngayon. Kaya mamimiwas tayo ng pang ulam natin mga bro. Samahan nyo ako. Ayun nga mga bro, konti lang yung huli natin. Pero syempre blessing pa rin yan si Kagawad. So ngayon ay magse-set up na tayo ng ating mga pamingwit dahil susubukan natin na mamingwit dito naman sa may part ng habagatan dito sa ating lugar, no? Sana ay meron tayong mahuli na tilapia. Tilapia ang target natin at ang ipapain natin mga bro ay lumot. So kaya samahan nyo ako sa video na to. So, Kagawad hindi makakasama dahil meron siyang gagawin dito sa MRF, di ba? Taniman. May gagawin si Toldo sa taniman sa barangay. So hindi makakasama. So solo fishing tayo ngayon. Kaya yun, samahan nyo na lang ako sa ating fishing adventure. Let's go! Okay mga bro, lakad na tayo papunta sa ating fishing spot. So dala na natin yung 2 nating bingwit. So yan, subukan natin. Doon siguro tayo mga bro sa papuntang Barangay Bumbong. So try natin doon. Sana may mahuli tayo mga bro. Yan ang kondisyon ng lawa ngayon mga bro. Kalmang kalma. Tining na tining. Ika nga. Kevin J! Yan mga bro, narito na tayo sa may Balite. Tinan nyo mga bro kung gano'n nakaliit ang level ng lawa. So dati narito yung tubig, ngayon ayun na. Hey Ray, ano ba yung cage? Hindi natuloy yung mga kasi na Kuya Jojit na nakaranan eh. Sa pagpaprayan eh. Sa katapusan ng araw ako dadalan eh.
wala, hindi rin ako natuloy. Niyaw ko muna nga pa ko, wala, nabababa, dalumilibag na lumilibag. Eh. Pambigatan, pumuputok. Baka pumutok. Sa akin, inangat ko nga uli. Sabi ko, nakaw. Super G yan. Ganda nga ngayon mag-cage. Nakagal ko, tilapia. Tilapia mabilis ngayon. 20 mil, maalat na nga ang tubig sa lahat ay. Ano pa gumabagat? Maano pa amiya pa ngayon? Maalat ato, basakit sa mata, lalo sa kabila. Oh, baalat talaga. Talagang alat talaga. Alat. Ay kaganda nga yung may nakakain na isdaan. Oh, lalo pag nabutas na yung ano, ah, wala na. Alat. Ang ganda nun. Saglit lang talaga, kuya. Oh, mamimiwas po muna, vlog. Sige mga bro, tara. Malapit na tayo sa ating fishing spot. So, siguro dito tayo pagliko. Papuntang barangay Bumbong. Okay, dito na siguro tayo mga bro. Pwede na dito. Sige mga bro, narito na tayo sa pinakantangos ng barangay Kasili. At dito natin susubukan na mamingwit sa spot na to. No? So magse-set up lang tayo mga bro. So ganun pa rin mga bro, ang ipapain natin lumot. So try natin. Sana makahuli tayo mga bro. No? Sa lambat mga bro, yung mga mangingisda dito sa ating lugar, marami na silang nahuhuli na tilapia sa pante. Kaya yun, sagana na ulit ang hulihin dito sa lawa ng Laguna Lake. Dahil yun nga, maganda na ulit yung ano, yung conditional lawa. Parang napasukan na siya ng tubig alat. Tapos may mga liya na rin na pwedeng kainin yung ating mga alagang tilapia o bangus o big head, kahit anong isda na alaga natin dito. Kaya yun, sa mga ganitong panahon mga bro, ay saganang saganang isda dito sa lawa ng Laguna Lake. Yun nga lang mga bro, talaga sobrang ano, sobrang baba ng presyo ng mga isda rito, lalong lalo na yung big head at saka tilapia. So ang presyo ng big head kahapon mga bro, sabi ng mga magtitinda ng isda, sa Fishport daw nasa 10 piso na lang ang kilo, tapos ang tilapia nasa 25 pesos ang kilo ng mga mama. Diba mga bro, sobrang baba ng presyo. Yung kasi yung sinasabi nila mga bro na nagkakalasa daw ang isda pagka ganitong panahon, no? Kaya kung mapapansin nyo sa ating mga comments, sa comment section, sa ating Facebook, meron kayong makikita doon na nagsasabi na, ay, lasang damo raw yung tilapia. Sana all nakakain na ng damo. Alam mong lasa, di ba? Kasi tayo mga bro, hindi tayo kumakain ng damo eh. Kaya hindi natin alam lasa ng damo eh. Yun nga mga bro, kaya bumababa yung presyo dahil doon. Pero kahit may lasa pa yan mga bro, kumakain naman tayo ng isda. Wala naman problema sa atin yun. Pero ngayon mga bro, wala naman masyado. Kasi kahapon, at saka noong isang araw, araw-araw, ang ulam natin tilapia, tapos ayungin. So okay naman mga bro. Hindi naman sila lasang ano, lasang damo o lasang gilik. Tawag muna tayo ng hook. So ang gagamitin nating hook mga bro, medyo maliit lang. Number 7. Pwede na yan. So hindi natin kasama ngayon si Kagawad mga bro eh. Meron siyang inaasikaso dun sa ano, sa taniman ng barangay. Nagtatanim sila, project nila. Eto mga bro, lumot ang ipapain natin. Ay, napaka-effective nito sa mga tilapia. Lumot. Magpain na tayo. At tayo makalawit na. Hindi ko nakakita si Kuya JR mga bro ah. Kuya JR madalas mamiwas dito eh. Tanungin natin kung may nahuhuli na. Ngayon lang ulit tayo susubok dito sa spot na to eh. Okay, labit na natin yung isa nating pingwit. Itong isa mga bro, setup na rin natin. Dalawa yung gagamitin natin. Yata kumikibit mga bro. Oh, laki ng alon.
walang nagpaparamdam. One hour later. Yeah, mga bro, lipat tayo ng pwesto at walang pag-asa dito, so dun tayo banda. Let's try natin dun. Kaya walang isda, mga bro. Siguro dapat bulatin ang pahain mo ngayon, mga bro, eh. Baka hindi na sila sanay sa lumot, eh, dahil sa maganda na nga yung kondisyon ng lawa, eh. Ayan mga bro, nakita na natin ang mga papaitan. Ayun, no, takbuhan, no. Iilap po. Ayun ang papaitan. Dalawa na yung bingwit natin, mga bro. Wala pa rin kumikibit, eh. Dinalawa na natin yung ating bingwit. Why kaya? Ayan, dyan. Patungan natin diyan. Baka sakali narito ang ating kapalaran. Lugar-lugar lang din 'yan, mga bro. May lugar na matilapia, may lugar na wala. Maado sa una natin pinuntahan, eh, ano, day off. Lalim-lalim natin. Yun. Bakit kaya walang kumakagat na tilapia? Kanina pa tayo, wala man lang kumikibit na. So palagay ko, mga bro, ano yan, eh? Naninibago sila ngayon sa kondisyon ng lawa. Kasi nga ngayon, pinasok na ng alat ang lawa ng Laguna Lake. Kahapon nga, mga bro, nag-umang kami ng 22. Pag nilasahan mo, mga bro, yung tubig, medyo maalat na, eh. Kaya para tayong nasa ano na, nasa salt water. So siguro, mga bro, yun nga, dahil sagana yung pagkain ng ano, ng tilapia ngayon sa lawa. Baka naninibago sila, baka ayaw nilang kumain ngayon ng ano, ng lumot, no. Hindi katulad dati na matatakaw sila sa lumot pagka yung konti lang yung nakakain nila. Pero ngayon siguro dahil maganda nga yung lawa, ayaw nilang kumagat. Ano, kanina pa tayo, mga bro, wala man lang kumikibit kahit isa. So siguro kailangan natin, mga bro, magdala muna na. Siguro mamayang hapon try natin mag-cash net. Inabot na tayo ng init. Wala pa rin tayong huli, mga bro. Wala mala nagpaparamdam, eh. So dito tayo banda, papunta sa barangay. Pag wala pa rin dito, mga bro, uwi na tayo. Uwi na. Talagang wala, eh. Kahit anong gawin natin, huwag natin pilitin. Uwi na pag wala pa rin. Few moments later. Ay, mga bro, inabot na tayo ng init. So magtutupi na tayo. So talagang wala, mga bro. So hindi natin alam. Pero sa aking opinion nga, siguro ang tilapia ay naninibago pa sa ano, sa kondisyon ng lawa. Dahil yun nga, nahaluan na siya ng tubig alat. Baka hindi na sila sanay na ano, na kumain ng lumot. Kasi medyo marami ring liya, mga bro, na pwede nilang kainin. So wala, hindi effective ngayon ang lumot dito. So try ko sana magbulate, kaso tuyot naman yung lupa, wala tayong makuha ng bulate. So siguro bukas try naman natin bulate.
Tapos try natin naman ang hipon. So titingnan natin kung sa panahon na ito kung saan sila kumakagat. Sa tilapia mga bro, pag lumot ang pain nyo, wala, walay. Ang tagal natin na miwa, siguro mga isang kalating oras, pero wala talaga, walang kumagat. So uwi na tayo. Yan, siguro hanggang dito na lang muna mga bro ang video na to. So maraming salamat pa rin sa pagsama sa atin. Kahit tayo ay zero, so at least ay na-i-update ko kayo na walang kumakagat na tilapia sa lumot dito sa ating lugar. So hindi natin alam kung sa ibang lugar eh ganun din. Kasi nung nakaraan naman kay Mami Mingwit na Sapang, napanood ko sa video niya, eh meron naman kumakagat. Pero dito sa ating lugar, walay mga bro, nga. Pero kagandahan naman mga bro, yung mga maingisda dito, nakakatiyaga naman sila ng hulihin sa Skylab, sa Pante, katulad natin, namamanti tayo, nakakahuli tayo ng ayungin. Sa Skylab, nakakahuli rin tayo ng biya na madami, tsaka mga bighid. So yun, sa Biwas, yun nga lang, wala talaga sa Biwas, kaya siguro mas madalas ang vlog natin doon sa laot. Ayun mga bro, huwag niyong kalimutan na i-like ang ating mga video kahit wala tayong huli. Paki-share na rin kung sinisipag-sipag kayo. At sa mga hindi pa nakasubscribe mga bro, ay huwag niyo na kalimutan na mag-subscribe para sa marami pang mga video sa pangingisda dito sa Lawanan, Laguna Lake. Muli ako si Talim PH mga bro, at magkita-kita pa tayo sa mga susunod natin na vlog. Happy fishing sa inyo lahat mga bro!